Eh, dito pala yung ano, St. Paul's Cathedral. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Hello, mga ka-dreamer! Welcome back to my vlog. Hello, everyone! For today's video, guys, i-share ko lang sa inyo kung gaano ka in demand ang mga nanny at caregiver dito sa Canada, okay? Once na po kayo nandito sa Canada, ay madali na lang po kayo makakuha ng trabaho as a nanny or as a caregiver dito sa Canada, lalo na po kung dito na kayo sa Canada. Ang kagandahan dito, guys, kapag nandito na kayo sa Canada, ay makakapili na kayo ng amo, okay, ng salary, kung magkano yung offer, kasi nga nandito na kayo sa Canada. Mag-check lang kayo, guys, sa Job Bank, Indeed, sa lahat ng mga website. Puro makikita nyo po na marami naghahanap na nani dito sa Canada. Kaya nga yung guys, yung mga nagtuturist dito, ay pinipili nila mag-tourist muna dito sa Canada para dito na sila makakuha ng amo na mag-work sila as a nani or as a caregiver. Kasi nga, yung kagandahan talaga, guys, kapag nandito na kayo sa Canada, ay madali na lang po kayong ma-hire. Dito ulit, kapag galing po kayo sa Pilipinas, ay napakahirap ng process. At kasi alam naman natin, ang Philippine government ay napakahigpit po sa mga OFW na mag-work po sa ibang bansa. Kung kayo po ay nagpaplano na magtrabaho dito sa Canada at kung kayo may experience as nanny or a caregiver sa ibang bansa, ay madali na lang po kayong makakuha ng trabaho kung nandito po kayo sa Canada. Kung ako sa inyo, guys, kung meron kayong, kung may chance na makapag-apply kayo kahit hindi muna nanny or caregiver dito sa Canada na ang papasukan nyo, ay okay lang. Kasi by contract naman yan eh. May 1-year contract. Kunwari sa housekeeping, may 1-year contract lang yan. So after 1 year, pwede na kayo makapili o pwede na kayo mag-switch ng work nyo as nanny or caregiver dito sa Canada. Ang importante ay nandito na kayo sa Canada. Madali na lang po makakuha ng trabaho. Kasi sobrang dami talaga, guys. Sobrang dami naghahanap ng mga amo na mag-alaga ng mga anak nila, housekeeping, caregiver, PSW, or personal support worker. Yan po ang mga in-demand. Pero mas in-demand talaga, guys, yung mga nanny sa caregiver. Kasi nga, mga bata dito, kasi yung mga parents kasi dito ay nagtatrabaho. Mas pinipili nila mag-hire dito sa Canada kasi nga mas less yung gastos nila. Kung mag-hire sila ng overseas, ay mas malaki ang gastos nila. Kaya ang prepare nila ay talaga dito sa Canada na. Nung ano nga, guys, nag-check-check din ako sa website, sa Job Bank, kahit sa ang province dito sa Canada, ay talaga marami naghahanap ng mga nanny sa caregiver. Tapos alam nyo, guys, na ang sweldo ng mga nanny dito ay matataas na po. Lalo na po pag nandito na kayo sa Canada. Yung mga na-check ko, guys, mayroong offer na 25, 20, mayroong 16, may 17. So, depende din sa area. Okay? Depende sa province. Depende din po sa amo at sa experience nyo. Okay? So, depende po. Hindi po pare-parehas ang offer ng mga amo dito na sweldo sa mga nanny or caregiver. So, hindi po pare-parehas. Basta, ang ano doon ay maganda yung trato ng amo natin. Okay? May libre tayong pagkain or mababait sila, generous. So, yun po ang pinaka maganda. Okay? Kahit na sahod na binibigay ng amo ay 15 lang, pero kung ang trato naman sa iyo ay okay naman, mababait sila at generous, ay okay lang. Ang yun ang pinaka bonus doon, yung amo na ituturing ka na pamilya nila na hindi ka ituturing na iba. Meron din ako i-share sa inyo, guys, kasi meron akong kilala, siguro mga 2-3 sila, galing sila ng Hong Kong. Tapos nung dumating sila dito sa Canada as a housekeeper, okay? Housekeeper yung trabaho nila. Tapos, guys, mga 2-3 linggo, yung isa doon ay umalis sa amo kasi nga hindi sinunod yung oras ng trabaho. Okay? Hindi sinunod kaya umalis agad siya sa amo. Ang ano dun, guys, ang kagandahan dun pag ganyan ang sitwasyon ay madali lang po makakuha ng trabaho dito sa Canada. O syempre, kapag na ganun nga nangyari, mag-start na naman ulit sa bagong application. Okay? Umpisa na naman. Pero at least, nakahanap siya ng magandang amo na. Nabigyan siya ng tamang oras, tamang sahod. Kasi nga dito, sabi ko nga, kapag nandito na kayo sa Canada, ay madali na lang po kayo makakuha ng trabaho dito sa Canada. Lalo na po kung kayo po ay nanny or caregiver. Tapos yung isa naman dun, guys, 3 buwan, umalis na rin siya sa amo. Umanap na siya ng ibang amo. At ngayon ay nag-aalaga na siya ng bata. So, ganun talaga, guys, kabilis.
makakuha ng trabaho dito sa Canada, lalo na po mayroon kayong experience sa pag-alaga ng bata o matanda. Yung iba nga guys, may inabasa ako guys na tourist visa siya dito, then na-hire siya as nanny, pero wala siyang experience as nanny, pero na-hire po siya. So, ganun kabilis, di ba guys? Hindi na tiningnan yung experience na kasi nga, tuturuan naman yung ng amo eh, yung help, yung nanny kung anong gagawin everyday, yung pag-aasikaso ng bata. Siyempre, isitrain naman din. Sasabihin naman kung ano yung mga gagawin, tapos susundan mo na lang naman kung ano yung mga sinasabi ng amo. So, madali lang naman, di ba? Parang kung mga nanay tayo ay kung ano yung ginagawa natin sa mga anak natin ay yun din naman gagawin natin sa mga anak nila. Yun lang guys, yun ang ano ko sa inyo guys, na share ko lang sa inyo kung gaano ka in demand ang mga nanay dito at mga caregiver dito sa Canada kapag nandito na po kayo mismo. So, please lang, kung kayo po may ongoing application as a housekeeper or anong mga trabaho yun, na mga low skill, okay lang, grab nyo yung guys. Ang importante, na makarating kayo dito sa Canada. Okay, tapos kapag natapos na yung kontrata nyo, ay pwede na kayo mag-switch ng job nyo kung ano yung pinakagusto nyo talagang trabaho. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga, kung gaano ka in demand ang mga nani dito sa Canada at mga caregiver din. So, good luck po sa mga nagpa-plano or may ongoing application pumunta dito sa Canada. Good luck guys, sana makarating na po kayo dito sa Canada at para makapag-umpisa na rin kayo ng magandang buhay. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. So, guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo or na-inspire po kayo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga next video ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Dito pala yung ano, thank you.